sila lola, lolo, nanay, tatay, ate, at kuya, tayong mga anak ang siyang nagbubuo ng ating tahanan. Sila rin ang nagbubuo ng ating pagkatao. Sa tahanan, dito tayo natutot tungkol sa mga bagay-bagay na nasa paligid natin, sa loob man o sa labas man nito. Ganito naman siguro talaga ang sistema ng bawat taong lumalaki kasama ang kanilang pamilya. Munak, babe, kapag wala si Papa, huwag magpapasaway kay Mama. Alagaan mo ang kapatid mo, nak. Ikaw ang ate. Pabalik-balik si Papa sa labas ng bansa para matustusan ang pangangailangan naming mag-anak. Pero ang pinakamatagal niyang pag-alis ay nung ako'y grade 4 pa lamang. Mahigit 6 na taon siya sa Dubai at tanging si Mama na lang ang tumatayong ama at ina sa mga panahon na iyon. Okay naman ang buhay, ngunit hindi pa rin ganun kanormal. Iba pa rin pagkasama mo ang ama sa paglaki ng mga anak. Pero hindi naman nagkulang si Papa sa pagbibigay sa amin ng mga pangangailangan at kahit mga luho namin. Tahimik ka. Ayun si Erica oh, paingayin mo. Ano? Sabihin niyo na. So dapat may sasabihin. Ba't kanya pagmumukha mo love light 'yan, no? Ha. Hindi. Ay nako sa. Kami pang pagtataguan mo. Ano bang nangyayari sa iyo? Wala, naisip ko lang anong feeling. Alam na, love life. Yung kay ano ba 'yan? Hala, hindi ah! Iba naman yun! Sauce! Wala, naisip ko lang kung anong buhay namin pag andito si Papa. Yung panahon na dapat kasama namin siya habang lumalaki kami ng kapatid ko. Siguro hindi kayo makakapag-aral. Grabe ka naman! Seryoso. Sa bagay, di naman ganun kadami ang luho. Siguro, kung wala si Papa sa labas ng bansa, hindi kami makakapag-aral. Nagets kita, T. Huwag mo masyadong problemahin yung absence ng Papa mo. Kaya yun mo na sa labas. Kasi, para yun sa future mo, sa future ninyo. Wow! Sinermonan ba naman ako? Alam ko naman yun. Kaya lang, iba talaga ang feeling pag kasama mo ang Papa mo. Feeling ko kasi, hindi ganun ka-normal ang buhay ko. Pero, kontento naman ako. Labo! Ang cute naman. Kanino galing? Ah, ito. Bigay ni Father Dear. Cute, no? Cute, no? What are you talking about? Osa, bakit ngayon ka lang? Kumain po kasi kami sa labas ni na Erica at Gan. Sige, kausapin mo muna si Papa mo, okay? Okay naman po pa, hindi naman po lagi pag kailangan lang sa school. Hindi naman po pa. Okay ba yung gamit ko? Okay naman po pa, sapat lang. Teka lang, di ko po alam. Teka lang po, tanungin ko po si Ma. Ma, nakuha mo na daw po ba yung padala? Oo, nak. Do isang araw pa. Oo na daw po pa, nung isang araw pa daw po. Bilhan mo na lang po ako ng complete set ng Twilight Saga. Yun na lang po.
Opo, pa, maganda yun. Tuwang-tuwa ako sa mga oras na yun dahil after 4 years, magkikita ulit kami ni Pa. Umuwi siya nung ako'y nasa second year high school na. Nakakailang? Wala eh. Di na ako sanay. Pero at least, kumpleto naman kami. Malamang chocolates, di ba? Oo nga, chocolates! Baka I mean, ano meron? Baka bigay ni ano? Oo. Oh. Hi, Sara. Uy, girl, hi daw! Ay, thank you. Thank you daw? Di ba ang sabi hi? Ano yung excited sa Rose? Manahimik ka lang. Can you make respect, please? Hi, I'm Erica, and this is Gab. Siguro naman kilala mo na kami. So, pwede bang kaya, Sara? Siguro masama magkaroon ng konting inspirasyon sa buhay. Hala, basta, yun na yun. Pero hindi lahat ng katapusan ay hahantong sa kung anong iyong inaasahan. Kinakausap ko naman yung anak mo. Pinagsasabihan ko naman. Osa, andyan ka lang pala. Kausapin ka daw ni Papa mo. Alin po pa? Sino ba yan? Kasi naman sila ang hilig gumawa ng kwento. Tulong ka lang sa mga tumayon dyan. Kaya ako lang
kwantya? Opo. Sara, mag-usap muna nga tayo. Ikaw ha, kung ano-ano na lang ang ginagawa mo, sinasamantala mo ata ang mga panahon na wala ako dito. Hindi naman po pa, hindi naman ako ganyan. Hindi mo ko madadaan sa mga ganyan-ganyan mo. Pabalik na ako, ikaw papunta pa lang. Umayos ka. Di mo ba alam na kami ng nanay mo nagpapagod dito sa bahay? Ha? Alam mo ba yon? Kung saan na nga kami naghihirap para makakuha ng tuition mo? Buti kung may nagagawa ka dito sa bahay. Maghugas ng plato nga, hindi ka makapaghugas ng plato. Padate-date pa kayo ng syota mo. Anak lang kita! Ang sabi niya sa akin, nung mga panahong kaming nagtatalo. Di na lang ako nun kumibo. Siguro, sa lahat ng oras na ako nasa pagtatalo, mas pipiliin kong gawin niyon. Hanggang sa nagkaroon daw ng recession sa pinagtatrabahoan ni Papa, tuluyan na talagang umuwi si Pa. Wrong timing pa naman, graduating ako noon ng high school at planado-planado na ang pagkukulihiyo ko. Pero wala talaga, sadyang may nangyayari talagang ganyan. Kaya ako na lang ang nag-adjust sa sitwasyon namin ito. Nak, bilisan mo na, alis na tayo. Apa, pa? May lakad kayo? Meron, iatid ko kasi yung kapatid mo sa school. May play kasi sila. Nampa, tapos na po. Ma, mauna na kami ha. Yes, na kami ng anak mo. Sige. Sa mga sumunod na taon, umuwi-uwi naman siya. Mga isa o dalawang beses sa isang taon. Napansin kong wala kaming bagay na hindi na pagkakasunduan. Pero kahit ganun, pilit ko pa rin siyang iniintindi. So ayun, okay pa rin ang buhay. Ngunit, abnormal kung maituturing. Ba't parang nag-out to? Pangit kasi naman. Pangit ng view. Pa, may tumatawag. Sa trabaho. Wait lang ha. Sige nak, wait lang ha. May mga bagay na sadyang ginagawang patago para masunod mo lang ang iyong ninanais. At kasalukuyan ko lang nalaman ang tungkol dito. Sino ba talaga yun, pa? Trabaho ko nga. Sigurado ka? Wala ka nga. Baka kung sino na yun. Uy, tingnan mo nga to, gwapo diba? More like bading. More like hot. More like bading. More like hot. More like bading. Hot. Bading. Hot. Bading. Hi, fine, whatever. But it's hot. But it's bading. No. Look. Tibalo. Babas kikwanta. Sino yun? Sarah! Oh, pa. Uy, tara, alis na tayo. Nakakayang dyan ang papa niya. Sara, alis na po kami nila era to. Sige, bye. Dito, alis na po kami. Thank you po. Boyfriend ba yun? Bastos ka! Inakausap pa kita! Huwag mo akong tatalikuran! Di naman po pa. Tumigil ka sa kalandian mo ha! Ang bata-bata mo pa! Boyfriend na kagad ang nasa utak mo! Eh kung mabuntis ka niyan, kaya ka ba niyang panindigan? Di ka nga makatulong-tulong dito sa bahay! Yung panginatupag mo! Pipi ka ba? Ba't ngayon di ka makapagsalita?
Bastos ka talaga! Class dismissed. Happy holidays, everyone. Gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. A mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Rock. Jingle bell chiming, jingle bell time. Snowing and blowing, our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell. Nakita ko po, akala ko nga po ikaw yung kasama. Sinundan ko pa nga, kaso pagtingin ko, iba naman yung kasama. Ikaw kasi, di ka masyadong umimik sa mga bagay na ganyan. Kaya nga hindi na ako nagre-react ate. Para na rin sa amin, para sa mga anak ko, ayaw ko nang masira kami ng dahil. Di ba ayan yung umaway kay Ate Sel? Oo, yung nasa Facebook. Oo, nagkasagutan sila nun sa Facebook. Munti ka nang atakihin si Ate Sel. Susko. Alam mo, kung nabubuhay pa nun si Ate Sel, sigurado tatalakan ka rin nun. Sasabihin nun, dapat mag-react ka naman. Huwag mong hayaan na tapakan nilang pagkababae mo. Nasa'yo lahat ng karapatan. Ikaw ang asawa. Sa, magpapalit ka pa ba ng pantalon? Doon tayo sa JJ Bar? Doon na lang tayo magiinuman. Sa, napapansin mo rin naman siguro, no? May nangyari talagang ganyan. Ako nga, 5 years ago, may dinala si Papa sa bahay. Ang sabi, anak niya daw. Oo, kita mo na. Minsan talaga, may nangyaring ganyan. Alam mo, ng mga lalaki, palaging may segue. Ang mga inaakala natin maayos, yun, may hidden agenda pala. Alam mo, mga pamilya, walang perfecto. Kahit tao, walang perfecto. Uy, sa, buhay ka pa ba? Hindi ka na umiinig. Uy, huwag kang umiyak lalo kung pumapangit. Alam mo, paano man ang malangan mo sa issue na to, itreat mo na lang as wake up call. O para mas maging mature ka. Ang gulo, naguguluhan pa ako. Ayun ka, Sarah Ariana. Umiikot ang mundo niya sa loob ng kwarto niya. Bakit? Hindi ba siya palalabas ng bahay? Anong hindi? Lakwatsera nga yan. Hindi marunong mag-voice out. Palaging kinikimkim sa sarili niya ang gusto niya express. Kaya sa, kung ano man malaman mo, huwag kang magpapadala pababa. Andito pa naman ako. Kami! Alam mo ng pamilya natin, full package lagi. Ay nako sa, iinom na lang natin yan.
Oh, Rob, anyari dyan? Girl, okay ka lang? Broken hearted. Ah, ganun. Girl, inom na ako. Oh, insan. Uulitin ko sinabi ko kanina ha. Hindi lahat ng pamilya perpekto. Andito naman kami oh. Hindi namin kayo iiwan. Andito lang kami. Kaya mo ba talaga? Oo naman, tita. Ihanda mo ang sasabihin mo mamaya, ha? Bahala na, ma. Ako muna unang papasok. Pag narinig yung nagmura na ako, alam niyo na gagawin niyo, ha? Dance? 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 Oh! Ayaw mo ba akit pasukin? Punyeta! Oh! 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 Walang hiya ka, babae! Kaya mo lang dito! Tama na to! Hindi ka nila hiya! Tama na! Pagkala mo nila! Tama na pala mo! Hindi mo naman nasusustentuhan ng maayos ang mag-iina mo. Tapos ayan, ganyan ka pa? Ako mo lang talaga kung anong pumasok dyan sa kukote mo at nasimura mo yung gumawa ko dito! Tama na! Eto pa! Eto ba ang pinagpalit mo sa amin? Eh mas maganda pa nga kami dyan! Bulag ka ba? Shut up! Di nyo ako naiintindihan! Wow! Alin ba pa hindi namin naiintindihan? Eh malinaw na malinaw, kasama mo mismo sa harapan namin ang babae mo at sa mismong pamamahay pa namin, ah! No excuses for your lies pa! Tumigil ka na! Sumusobra ka na! Di nyo alam kung gaano ko kayo kamahal! Oo! Eto na nga ang tinuring mong pagmamahal! Denzel! Hindi tayo pinalaki ng ganto! Hindi tita, hindi yan pag-ibig, kalibugan yan, ang galing mo pa, ang galing-galing, tigi isang anak sa tatlong babae, at sa iba pa namin nalaman, kailan mo balak sabihin sa amin, pagka-graduate ko, para may magsusustento na sa kanila, ha? Kung makapagsalita ka ngayon, akala mo kung sino ka, di mo ba alam na dahil sa akin nandito ka sa mundong ito? Wala kang utang na loob, tandaan mo yung mga panahon na hindi ka marami nakakapag-abroad. Hindi sa lahat ng panahon, ikaw ang bumubuhay sa kanila. Sa mag-iina mo. Kaya huwag mong sabihin na ikaw ang bumubuhay sa dalawa mong legal na anak. 6 na taong ka pa lang sa ibang bansa? Ganyan ka na? Kala mo kung sino ka? Nakatikim ka lang ng konting kaginhawaan? Ang taas na ng tingin sa sarili mo? Inalang po ang alis ate. Talaga, dahil pamamahay namin to. At huwag mo matawag-tawag na ate. Hindi kita kaano-ano. Walang karapatan dito ang mga basurang napulot mo lang kung saan-saan. Baboy na nga tong bahay, binaboy nyo pa! Ang kakapal ng mukha nyo! Lumayas ka! Congrats pa, successful ang inorganize mong catfight. Mga eskandaloso talaga kayo, no? Nagdala pa kayo ng gulo dito? Eh sino bang nagsimula ng gulo? Di ba ikaw? So sinong mas eskandaloso? At ikaw? Babae ka. Grabe ang kati mo. Akala mo ikinabitch mo na yan? Hindi ka naman mako-consider na bitch dahil isa kang swine? Wait. Alam mo ba ibig sabihin ng swine? Malamang hindi dahil mababang klase ka lang ng babae. Yun bang hindi na nga nakapag-aral kundi ang alam lang ay lumande? Alam mong marunong akong pumatol sa bata. Huwag mong antayin na mapatay ko to. Alam mong ni minsan di mo ako nabilhan ng ganito, pero tong tutang to, nabigyan mo! Putang ina mo! Mas... Putang ina ka? Eh sino bang nauna? Di ba kami? So kami ang legal? Alam mo bang pamilyado to? Alam mo ba lang pamilyado to?
pinatulan mo? Pokpok ka talaga? Ano ba? Nangangasar ba kayo? Ang tatagal nyo kumilos! Leche! Tara! Kaalis na dito sa bahay na to. Puro skandaloso mga tao dito. Tandaan mo tong araw na to dahil kakalimutan ako tabilang ama. Magsama kayo ng mga kabit mo at ng tuta mo, magdusa kayo. Ano? Anak mo yan, Denzel! Anak mo yan! Pati pa ba yan? Sasaktan mo? Anak, tara na! Kahit naman sinong anak, mahihirapan tanggapin ang ganitong sitwasyon. Sa ngayon, nangingibabaw pa rin ang galit at kahihiyan na nadadama ko bilang anak. Ewan ko kung anong kalagayan ng tatay ko ngayon, basta ipinapasa Diyos ko na lang ang mga nangyayaring ito sa amin. Sa ngayon, kailangan kong tatagan ang loob ko para kay mama at lalo na para sa kapatid ko. At ang tinuturing kong tahanan na bumubuo sa pagkatao ko ay nasira na. Sara! Happy birthday! Aww. Pero, kontento na ako dahil madaming mga tao sa paligid ko ang hanggang ngayon ay di ako pinapabayaan at patuloy pa rin akong minamahal. Ito nga pala ako, isa lang namang anak.